Welcome to my YouTube channel. For today's video, eto, ipapasilip ko sa inyo yung amplifier na gawa ko. Putik, hindi ko na kuhan ng video noong New Year. Kasi nagawa ko to, nabuo ko ito January 30 na. Kaya sa sobrang busy, hindi ko nagawa ng video nung nakaraan. Tapos nung ginamit ko nung 31 bago mag New Year. Sana may makuhaan ako ng video na papapasilip ko sa inyo na ito yung ginamit ko dito sa may dalawang live pro ko. Bali, kuha nito. Crown na 850. Si 850 na power amplifier. Kaso, crown lang yung muka. Pero yung driver ay iba na. Yun yung mission ko for today's video. Ipapakita ko sa inyo yung laman loob nito. Walang kamatayang Rakula natin. Yun o. Kahit pa survive. Nakakasurvive. Kahit na nagkiklip na, nakakasurvive siya noong New Year. So yun, ang kapal nito, nipis oh, naka 2RU yata to. Yan, 2RU yung casing. So ayun, ito, buksan na natin yung takip niya. Kasi ito, hindi pa nga to naka screw. Kasi nilagay ko lang to, pinatongkol to sa taas ng rack nung ginamit ko sa labas. Pasilip ko sa inyo kasi wala na ako may kukontent eh. Ito paano eh, may kukontent ako. Ayan na, tagalan ko lang yung takip. Ayan, tanan. Dapat nung Pasko, pinilit kong na kwanto matapos o nabuo. Kaso, putik na yan yung transistor na in-order ko sa Shopee. Sabihin ko na Shopee, na galing China. Unang order ko, supply. Wala ko lang kung makakuha ko pa yung link ng in-orderan ko. Basta yung mura, papamura ka talaga. Nung dumating, bali itong kabilang channel, eh, ito, kwento ko na rin to. Sayang oras eh. Pampaba ng oras. Yung kabilang side ay okay. Kasi itong mga transistor dito ay okay. Orig. And then yung kabila, ito yung medyo natagalan ako. Kasi unang order ko sa Shopee, bali 10x10. 10 positive, 10 negative. Umagat ako sa mura. Nasa 30 o 40 lang yata yung isa. Akala ko medyo mura kasi galing China o rekta galing China. Bali, listen, learn din sa atin yan. Yung mga nagdi-DIY at saka yung order. Na minsan, huwag muna kumakagat sa medyo mura at saka sa dami ng order. Kasi nakita ko kasi maraming order eh. Kaya sinundan ko, umorder din ako. Ayun, dali. Nung dumating, medyo nagduda ako kasi sobrang gaan. And then, pag nung pinadikit ko siya sa may magnet, ayun, sa pull, dikit lahat sa magnet, eh medyo kwan lang, pampalakas, pinalakas ko pa yung loob ko. Minuho ko pa rin, kinabit ko pa rin dito. Kinabit ko pa rin dito sa heatsink kasama sa board. Nung nakakabit na siya, tinisting ko, kasi ako pag nag-assemble ako, bago ko salpak sa may high voltage o sa main power supply natin, kinagamitan ko muna ng mababa yung transformer ng 5-2, kaya medyo mababa-baba lang yun. Okay, humandar siya. Humandar siya, normal na normal. Noong tinisting ko na siya dito, ayun, hindi pa nga nakatapos na isang kanta, putukan. Ayun, tatanggal ko ngayon.
Hindi ko siya tinuloy. Panibagong order kasi tinatamad nga ako magpakyapo kasi nung time na yun, video busy sa shop sa dami ng gawain. Kaya tinatamad ako magtakbo ng kyapo. Order ulit, Shopee. Ngayon, local. Local na naman. Ang presyo sa local, sa Shopee na yun, and then, presyo sa kyapo, same lang. Umagat ako ngayon. Umagat na naman. Umorder na naman ako ulit. Pagdating, oh, ganda ng packaging. Oh. Ganda ng packaging. Individual, kabawat transistor, eh, nakabalot. Ngayon, nung binuksan ko siya, duda na naman ako. Kasi, putik magaan na naman. Basta parang kakaiba talaga siya. Nung dinikit ko sa magnet, yun, dumikit na naman sa magnet. Wala na, hindi na ako sumugal. Bali, ito, kuwan na lang to. Kikwento ko na lang para at least kahit paano may idea kayo kung sakali. Dinikit ko sa magnet, dikit. Hindi na ako sumugal. Hindi ko na kinabit kasi alam ko magsasayang ako ulit ng oras. Ang ginawa ko, nagbigay talaga ako ng oras na pumunta ng Quiapo nung 29, 30, kabit, sabay. Testing kasi buo naman eh. Ayun. Yung nabuo ko na siya nung 30, wala na, hindi ko na nagawa ng video. 31, sabak, gamit na ito sa labas. Wala nang testing-testing na mahina. Torture test agad doon sa may labas. Ayun. Medyo mahaba na eh. Nabot ng 5 minuto yung intro at kwentuhan natin. So ayun, balik tayo dito sa may topic na ito. CE850 na crown. Dati yon. Yung driver nito, nabili ko lang dito sa tropa ko. Alam na niya kung sino yan. Nabili ko lang ito. Yung orig nito ay class H. Naka 2 tires to. Bali yung kabilang channel dapat, medyo okay pa kasi naka-clip lang. Kaya pang repair. Ang problema, kabilang channel ay sunog lahat ng output pati mga MOSFET kasi galing na rin sa ibang technician eh. Hindi ko na tinuloy, sabi ko parang mahirap na siya kwan at saka mapapagastos ka lang din naman, so balik ako sa mas gusto ko na design, mas madali kasi alanganin, sabi ko alanganin yung araw na eto, walang kamatayang Rakula. Driver nito, ito Rakula na TIF naka tri-pole emitter, ayan o. Bali yung transformer, ito talaga ito. Transformer nito ay, output nito ay secondary na 94 sa high rail. Hatiin mo yung 94, bali 90, 45, nasa 47, 94, 47, 0, 47, 94. Kasi naka-tutars ito eh. Ayan. Tapos yung caps niya, may 8 capacitor lang. Bali, basta binago ko lang talaga dito guys. Ito lang yung driver niya. Kasi ito, dito to eh. Hindi ko naman ginalaw na ito eh. Wala na, nagiging class AB na lang siya. Nakasabihin nyo, sayang naman yung pagiging class H niya na ginawa kong class AB. Meron naman akong class H na board. Kaso nga lang, hindi siya naka 2RU. Matangkad, hindi siya cashier ito. Hirap nga ako nito eh. Ito, yung Rakula na board, nakapal, medyo hindi pang 2RU yun eh. Ginawa ko, kinumpress ko siya para sumakto. Halos saktuhan lang to dito. Halos bumangga na lang sa may bubong. Ayan o. Ayan. Subok na agad to. Babad to mula hapon hanggang madaling araw nung New Year. Ayan o, itong transformer nyo. Para maniwala kayo. O, ayan o, 94. 94.47 yung supply niya. Kinaya naman ni class AB. Tsaka yung Sirakula na design na ito, hanggang 100EC naman yung kaya nito eh. Nakamodified to sa 100EC. Tapos, ito 10 pairs, oh. Kinaya ng 10 pairs yung 94EC. Basta medyo magandang klase lang na output eh, kakayanin niya. Tapos dalawang pan lang. Ito, tsaka ito. Yung pan nito ay 24 volts. Dati, palabas ito. Palabas yung hangin nito. Ginawa ko, binaliktad ko. Pabuga na ito sa loob. Ayan, dito. Kasi alanganin ako sa oras eh. Dapat maglalagay ako ng pan dito. Dito. Yung papunta doon sa likod. Tapos yung sa likod niyan, yan yung maghihigop ng init palabas. Kaso,
Sabi ko nga, kinulang sa oras kaya naging ganyan yung sitwasyon niya. Ayan, ito pakita ko sa inyo. Ayan, yun yung driver. Pasensya na sa wiring. Medyo madalian to eh. Ayan. Ito yung kabilang channel. Ayan. Ayan o, 10 talaga yan. 10, 3, 2, 4, 6, 8, 10. 10 sa taas, 10 sa baba. Bali, 10 negative, 10 positive. Tapos yung driver niya, yan o, naka-TIF o tripod emitter na Racula modified. Yan, malakas din. Lakas sumataw to. Kahit na class AB lang eh. Tsaka dalawang speaker lang din naman dinadrive niya eh. Yung Live Pro na 12. 1000 watts yung dinadrive nito. Tapos yung dilaw ko, yung symbol ko ay yung 1-2 na automatic naman yung dinadala nun. Ayan. Diba? Class AB na lang ito. Yung back panel, hindi ko na ipapakita. Ayun, no? Simple lang naman to eh. Diba? Same lang din sa ibang powered amplifier. Yung urig nito, dapat dito, may display to dito. Yan, dito. Kaso wala na, kasi class AB na nga ito. Yung dating design niya, wala na. Tinanggal ko na yung mga wire niyan. Tapos yung ilaw, ito lang yung inaiba. Yung active niya, ginawa ko siyang blue. Dating pula to. Yan, naging blue. Yan, subukan ko i-plug in para makita nyo yung mukha niya. Kailang. Ayan, ito. Naka-plug in na siya. Ito extension natin. Naka-plug in na. Switch natin para makita nyo yung mukha niya. Kalakas ng pan ito kasi naka 24 volts yung pan niya. Ito. Ayan. Protect niya sa taas. Same pa rin. Ang nakasulat dito, naka-indicate dito. Yan pa rin yung kulay ng speaker protect niya. Ayan. Sa taas yung protect. Yung active, nagiging kulay blue na. Tapos, yung 25 dB, 20 dB, hanggang 15 dB, yan yung magiging signal niya. Pag may signal yan, umaandar, iilaw yung tatlo niyan. Tapos, pag naabot na yung 15 dB, yun, clip na yung kasunod na ilaw. Ayan, nakakonect yan dun sa may speaker protect niya. Sama dun sa may driver. Ayan, yun yung mukha niya, oh. Maangas kahit na luma na, maangas pa rin yung forma niya. Oh, di ba? Tsaka, kwan pala nito guys, yung watts nito dati, nung nasa original pa siya, 850 watts nung class H pa siya. Wala, hindi naman nagbago eh. Driver lang naman yung pinalitan natin dyan eh. Yung transformer, capacitor, yan pa rin naman eh. Siguro, watts niyan, same pa rin naman. Oh, ayan. Yan, marinig nyo yung hagasas ng kwan, no? Yan ang pan. Yung dalawang pan niya. Kasi naka 24 volts. Turig pa niya na pan yan. Hindi ko pinalitan pa yan. Turig pa naman. Kaya malakas siya. Oh. Tagos na yung hangin dito eh. Kaya kahit na wala na sigurong pan dito, okay lang. Problema lang, pag ganyan style na yung papasok yung hangin, yung alikabok sa labas, ipapasok niya rito. Kaya magugulat kayo minsan pag hindi nyo ini-maintenance yung amplifier nyo, napapasok yung hangin, puno ng alikabok. Mas maigi sana, pero babaguhin ko pa rin ito. Yung lalagyan ko to ng pan dito, para sa may buga. Tapos yung dalawa na yan, gagawin ko siyang exhaust palabas. Para yung alikabok, hindi maipon dito sa loob. Ayun. Ayan, yung ganyan yung mukha niya, pag medyo malayo-layo siya. Ayan. Gawang pan lang, simpleng gawa lang. Pan lang naman tayo, hindi naman tayo professional pa eh. Ito paano eh, medyo naman marunong naman tayo mag-assemble. Saka yung lahat ng amplifier ko eh, 737 lang yung hindi nun eh, hindi assemble eh. Yung dilaw ko, yung green ko, puro assemble yun. Saka, ang kagandaan sa Racula talaga ay subok na. Diba? Ayan. Yan lang naman yung main topic ko, kaya papakita ko sa inyo yung amplifier na nagawa ko nung bago mag January. Sayang di ko mapaparinig sa inyo yung papatugtugin to, bali susunod na video na lang siguro kasi ang oras ay 8:29 na ng gabi.
nakakaya sa kapitbahay natin, tapos magsiset up pa tayo. Hindi ko napagandaan eh. Siningit ko lang to para may kukontent ako sa ngayong araw na ito. Ayan. Lakas din. Binabayo rin yung dalawang live pro eh. Ayan. Ayan yung mukha ni Crown. So, ayun. Hanggang dito na lang siguro yung pagpiplex ko ng gawang kamay ko na amplifier. Angas din, no? Maganda talaga tingnan yung whiteboard na PCB. Malinis tingnan. Ayan. Aha. Malapad yung transformer na manipis kasi nga naka 2RU ito. Ayun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Tapos popromote muna tayo ng channel natin. Sa mga hindi nakapag-subscribe, baka naman pakisubscribe, like, share, and then pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Ingat, peace, at ulitin ko, Happy New Year sa atin lahat.